Good morning, good morning, good morning again. At blazing na naman sa isang araw. At kumusta po ang lahat, mga parikoy? Naway nasa mabuting kalagayan saan man na mundo naroroon. So let's go na naman sa ating trabaho, daily life. Buhay na natin dito. Sana makapag-ipon-ipon na ng medyo may kalakihan na para it's time to for good. It's time to for good na sa ating mahal na inang bayan. Kaya tiis-tiis muna at sakripisyo para makaipon. Iwasan ng konting paggagastos. Yan, para makapag-ipon-ipon. Siyempre, kung ako ang tatanungin, mga parikoy, mas prepare ko ang mabuhay sa ano, sa Pilipinas, kasi ang buhay dito sa Canada, kailangan magtrabaho ka kahit medyo ugot-ugot ka na. Kailangan ang trabaho, kasi lahat dito binabayaran. Mas lalo na pag ano, medyo matatanda na, mas mahal na yung insurance. Kaya mas ginugusto yung pagbalik ng Pilipinas para ang buhay, hindi na sila mahihirapan pag ano, pag tumanda na sila. Sabihin nga natin na ano, libre yung hospitalization dito sa Canada, pero hindi sapat yon, kasi hindi ka naman, kung may sakit ka na, ano na, andun na. Pero pag wala pa, magtatrabaho at magtatrabaho, sakripisyo mo yung sarili mo para siyempre patuunan yung mga ibang gastusin sa bahay, sa pang-araw-araw, at saka siyempre pag may sasakyan ka, may insurance, life insurance, insurance ng sasakyan. Yun, at kailangan natin na trabahuin lahat ng mga kailangan natin dito. Kaya kailangan malakas palagi yung katawan. Yung iba nga ay nag-retire na. Nag-retire na sa trabaho, pero bumabalik pa rin sila, naghahanap pa rin sila ng ano, part-time job, para kahit papaano matustusan nila yung monthly billings nila, kasi insurance, telepono, insurance ng bahay, insurance ng sasakyan, insurance ng life insurance. Insurance pa lang mamumulubi ka na. Kaya hindi lahat ng nandito maswerte, kasi ang daming bayarin.
trabaho ng trabaho hanggat kaya. Trabaho, trabaho. Kasi pag nasa Pilipinas ka na, kahit sabihin naman na punti lang yung kinikita, at least wala ka nang binabayaran doon, halos wala kang binabayaran. Kasi kahit nga sa daily needs mo, makukuha mo na lang doon sa tabi-tabi ng ano, tabi-tabi ng bahay, gaya ng mga pagkain, mga gulay-gulay. Hindi gaya dito sa Canada na bibilihin mo lahat. Wala kang ano, wala kang libre. Pag may mga yung summer, pag may summer yon, pwede kang maming weight, pwede kang kumuha ng pakpako, kaya lang alalayo alalayo ng gagastos ka rin sa gasolina, kaya hindi pa rin sapat yung ano, mga gulay-gulay na libre dito na kukunin mo doon kung saan-saan. Pero pag nandiyan ka sa Pilipinas, punta ka lang doon sa ano, sa Regasyon. Oh, may mga kangkong na doon. Oh, fresh na kangkong. Ulam na, pwede mong adubuhin. Pwede mong lagayin, pwedeng salad, pwedeng kilawin. Yan. Kaya ang sarap ang mabuhay sa ano, sa Pilipinas talaga. Kaya kung wala kang ulam, pag nandiyan ka sa Pilipinas, pag wala kang ulam, ikaw na ang pinakamatamad sa buong mundo. Kasi ang mga pagkain nandyan lang sa tabi-tabi. Kaya kung gusto mong mairaos yung pang-araw-araw mo, punta ka lang dyan sa kapitbahay. Habang naglalakad ka doon sa kalsada, kasi karamihan na sa mga walang lupa na malaki, doon sa backyard na lang sila nagtatanim, o kaya sa kalsada. O pagdaan mo sa kalsada, pitas ka ng isang talong. Pag may nakita kang sitaw, pitas ka ng dalawa. Pag may nakita kang malagong saluyot, o di talbusan mo. Yan pa, para pagdating mo sa bahay, kahit nakipagchismisan ka doon sa kapitbahay, o pagdating mo, may ulam ka na. Kaya ang sarap buhay. Mas lalo na kung may medyo malaki kang lupain at masipag kang magtanim, hindi na problema ang ulam. May bibinta ka pa kung maraming bunga. Kaya yun ang plano ko sa buhay ko Pwede naman tayong pabalik-balik dito sa Canada, kasi sayang naman yung oportunidad natin na nakapunta na dito. Mayroon naman na 6 months na na pag-stay doon sa Pilipinas, at least
6 months na mag-stay ka dito sa Canada para hindi masira yung ano record mo dito sa Canada. Pero mas maganda na rin kung ano mag dual citizen ka siguro. Hindi ko pa kasi ano eh alam yung mga patakaran pag mga dual citizen. Pero pa, ang sabi nila pag dual citizen daw eh mag-ano ka lang eh yung hindi ka na kukuha ng visa pag uwi mo ng Pilipinas. Pag uwi mo na pag ano mo dito, pagbalik mo dito hindi ka nakukuha ng visa. Di gaya ng citizen ka dito, kailangan may visa ka na. May visa ka na papuntang Pilipinas, tapos limited na yung pag-stay mo sa Pilipinas. Mag ano na lang 1 month yata ang pinaka ano na matagal, parang ano ka na lang visit, bakasyon. Di gaya kung permanent resident ka pa lang, pwede kang mag-stay ng kahit 6 months bago ka babalik sa ano Canada. Tayo sa ating work. Ayan. Dito na tayo. Ayan, dito na tayo sa ating work. Medyo mataas pa yung ano positive 3 pa yung temperatura natin at pasok na tayo sa loob para ano mag in muna tayo.